para po sa mga kasunod na kabanata ng channel na ito, pakiclick lang po ang subscribe button. Salamat po. Ang testimonya ni Vice Presidente General Francisco Carreon. Si General Francisco Carreon ay isa sa mga dakilang bayani ng himagsikan na marapat tanghalin bilang pambansang bayani. Di tulad ng ibang tinatawag na bayani at binibigyan ng karampatang pansin at pagkilala, si Carreon ay andoon sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan ng bansang ito bilang saksi o kalahok at nabuhay bilang mandirigmang nakibaka para sa kalayaan ng bansa. Andoon malamang siya noong alukin si Rizal na ipupuslit siya mula sa kamay ng mga Kastila kasama ng Supremo Bonifacio noong mga unang araw ng himagsikan at maging noong nagpunta ito sa Cavite, lalo nang ito ay arestuhin at iharap sa kunyaring paglilitis. Naging isa sa tagapagtatag ng orihinal na Partido Nasyonalista at nang lumaon ay naging pinagkakatiwala ang general at vice-presidente ni Presidente Macario Sakay sa Republika ng Katagalugan. Ikinulong siya ng mahigit 2 dekada dahil sa mga gawaing ito at namatay bago sumiklab o di kaya'y sa mga unang taon ng 2 digmaang pandaigdig bilang isang nakalimutang mandirigmang bayani. Ipinanganak noong Oktubre 5, 1868, kina Esperidion Carreon at Jacinta Marcos sa Cotabato. Nag-aral si Francisco sa Maynila noong lumipat na sila doon. Nagtrabaho siya bilang panday noong una at nang tumagal ay nagtrabaho ng sari-saring opisyo sa tundo maging sa Intramuros. Noong 1886 ay nagpalista siya sa Hukbong Kastila bilang kasapi ng karabinyero at nang lumaon ay sumapi sa Guardia Civil. Noong itatag ang Katipunan taong 1892, sumapi siya dito bunsod ng kanyang pinsang si Emilio Jacinto. Pinamunuan niya ang Balangay Silanganan noong una at nang tumagal ay ang Balangay Dapitan. Nahalal siyang kasapi ng kataas-taasang sanggunian ng Katipunan hindi nagtagal. Batid niya ang plano na ipuslit si Jose Rizal mula sa mga Kastila at malamang siya ang kasama ng kanyang pinsang si Emilio Jacinto nang magpanggap ito bilang babae sa barkong sinasakyan ni Rizal patungong Cuba at nagpakilala dito na itatakas siya doon. Hindi lamang pumayag sa planong ito si Rizal dahil di umano'y ayaw nito mabansag ang duwag ng mga awtoridad na Kastila. Nang lumaon ay kasama si Carreon ng Supremo at ni Jacinto sa sigaw sa Pugadlawin noong sumiklab na ang himagsikang 1896. Malamang din sa hindi ay kasama siya ng Supremo nang atakihin nila ang polburin sa San Juan at nang umatras na sila sa mga burol sa Balara. Tiyak namang kasama siya ng Supremo sa Cavite bandang huling yugto ng taong 1897 at natatalang nakilahok siya sa digmaan sa tulay ng Sapote noong Pebrero 17, 1897. Malamang din ay nasa tabi siya ng Supremo noong kumbensyon sa Tijeros at nung nakidigma ang hukbong Balara sa pagdepensa sa Nobileta at San Francisco de Malabon kinalaunan. Tiyak siyang kasama ng Supremo na nagkampo sa Limbon at nakita niya ang pag-aresto dito nina Coronel Pawa at Bonson. Walang tala kung ano ang kanyang ginawa noong sumiklab na ang digmaan laban sa mga Amerikano, pero natatala na matapos sumuko si Aguinaldo sa mga Amerikano ay kasama si Carreon ng mga veterano ng himagsikan na nagtatag ng orihinal na Partido Nasyonalista. Kasama niya dito si Macario Sakay, Santiago Alvarez, at ang batang Lope Casantos na umasam na makakamit ang kalayaan sa mapayapa at legal na pamamaraan. Noong mamundok na si Sakay taong 1902 at
nagpahayag ng pagtatatag ng Republika ng Katagalugan sa mga bulubundukin ng Laguna at Morong at nagsagawa ng mga pag-ataking gerilya ng mga sumunod na taon. Kasakasama ni Sakay si Carreon sa lahat ng ito. Bilang isang mahusay na general kinalaunan, naging vice presidente ni Sakay si Carreon na gumanap din bilang kanyang executive secretary. Noong siluin na sila ng pangako ng mga Amerikano sa pamamagitan ng traitor na si Dominador Gomez bandang Hulyo 1906, na di umano'y ipagkakaloob na ng mga ito ang kalayaan ng bansa sa pagtatatag ng isang pambansang asembleya, bumaba ang grupo ni Presidente Sakay mula sa kabundukan. Hinirang silang bayani ng sambayanan nang dumating sila sa Maynila. Pero ito ay isa lamang patibong. Nang malaon ay inaresto sila sa isang piyesta sa Cavite at nilitis bilang mga tulisan. Binigti sa huli sina Sakay at Lucio de Vega, samantalang sina Carreon at Julian Montalan at iba pa ay ibinilanggo ng habang buhay. Ang kanila namang mga daan-daang mandirigma ay iniulat na nilason sa Bilibid ng mga Amerikano. Taong 1930 na noong ginawaran ng kapatawaran si Carreon matapos ang mahigit 2 dekadang pagkabilanggo. Sinasabing namatay siya sa pagitan ng taong 1939 at 1941 dahil sa sakit na tuberculosis. Batay sa ganitong mga tala, agad na makikita na si Francisco Carreon ay isang taong isinabuhay at ipinaglaban ang kanyang mga prinsipyo at mga paninindigan. Isa siyang bayani sa pinakamataas na antas na nagsabuhay ng mga prinsipyo ng Katipunan hinggil sa puri at katapangan. Kung kaya naman ang salaysay na inyong maririnig sa mga susunod na sandali ay dapat ituring na mabigat at sadyang katotohanan. Naririto po ang kanyang mga pahayag. Nang mapasok ng Kastila ang Silang at Ibab, nagpulong sa hasyenda ng Tijeros. Sa di magkamayaw ang pagtatalo, ang pag-iimbot ang umiral. Hanggat Andres Bonifacio lumayo muna samantalang di pa nalilinawan. Lilipat siya ng San Mateo, gagawa ng mga operasyones upang magbawas sa Cavite ang hukbong kaaway. Sinagawa na nga, lumakad patungong Indang, humantong sa nayon ng Limbon. Dito'y nag-iintay ng iba pang mga taga-Pasig, Maynila at Bulacan. Nang mainip na si Don Andres sa pag-aantay ng iba pang kasamahan sa Gayak, ay pinasyahang sa kinabukasan tayo aniya tutulak. Kaya't pinasagunson na ang giya o tataguyod sa daan. Siyang pagdating ni Coronel Jose Ignacio Pawa at Coronel Intong na may mga kawal, nagtuloy sa kay Gat Andres Bonifacio. Nag-usap silang mahinusay at nananghali tuloy. At nang kinahapunan mag-iikatatlo ng hapon, ay naggayakan na magdidiskubyerta sila kuno sa paligid-ligid. Kinabukasang magbubukang liwayway, sinabi ng bantay sa itaas ng puno na si Bihiya na may tao po. Ang sagot ni Sir Jacob Bonifacio ay, kilanlin ng ayos. Nang nalalapit na ay umulit, ang kawal din po kahapon. Nang pinapaghintay ng tanod at sasabihin muna, ay nagalit na at nagpaputok. May tinamaan sa bantayan at nagpaputok din. Tuloy nilusob at pinatay ang Gat Sir Jaco, kapatid ng Supremo. Nang marinig ang putukan ay nagulo ang nayon kaya't nanawag ang Supremo at nagsabing, "Tumahimik kayo at mga kapatid yan."
Lumabas siya ng paakyat na tulay na bato habang si Cornel Pawa ay nasa tulay na. Pinaputukan si Gat Andres Bonifacio at tinamaan sa bisig sa kaliwa. Sumugod si Coronel Intong. Sinaksak ng tangang balaraw sa lieg, yapos hanggang lupa. Dito'y pinagsunggaban sampu ng kapatid na Procopio Bonifacio. Ginapos pati mga kawal, sahol sa lakas. At si Coronel Intong ay sumalakay sa bahay ng pamilya ng Supremo. Sinamsaman pati na ang kortaplumang panghinuko at nilapastangan ng pinaslang sa harap ng Supremo. Sa putukang narinig at sunggabang ginawa ng mga kawal imus na lumusob ay nakaila sa kumbigla. Dahilan namang ang aking mag-iina na sumuot sa sukal. Bahagi akong matunton ng maghahapon na hindi pa kumakain. Inani ko na't inayos pati ang damit na sumabog. Nagpahinga muna kami. Patuloy ang kalaban sa pagpasok ng mga bayan-bayan. Umalis kami at sinunda ng karamihan. Parang sisiw na nawala ng ina, sunod-sunod hanggang naig. Di ako pumasok pagkat minamanmanan ang mga kawal ng Supremo. Ang salaysay na ito ni Carreon na ipinahayag niya sa konsehong pandigma na nooy lumilitis sa magkapatid na Bonifacio ay hindi nagkaroon ng karampatang halaga o saysay na nakapigil sa naging panghuling desisyon ng konsehong iyon na gawaran ng parusang kamatayan ng Supremo at ang kanyang kapatid. Gayunpaman, dapat na itanghal ang saysay at halaga nito sa kasalukuyan at padating na henerasyon. Bagamat may kaunting pagkakaiba ito sa tala ni Gregoria de Jesus o Oriang hinggil sa kung sino ba ang sumaksak sa lieg ng Supremo. Sa pangkalahatan ay tumutugma ang salaysay na ito ni Carreon kay Oriang. At bagamat naiba rin ang salaysay na ito kay Oriang sa pagsasabing nananghalian sa halip na nag-agahan sina Supremo at Coronel Bonson, may eksaktong oras naman sa salaysay ni Carreon kung kailan umalis ang grupo ni Bonson sa kampo. Sinabi ni Carreon na alas 3 ng hapon lumisan ang grupong magdalo. At bagamat ang tala ni Oriang ay may eksakto namang salaysay sa kung ano ba ang pinag-usapan ng Supremo at ni Bonson samantalang walang tala dito si Carreon, pareho naman nilang sinabi na maayos ang pag-uusap at paalaman ng dalawa. Mahinusay pa nga ang ginamit na paglalarawan ni Carreon. Tugma din ang salaysay ni Oriang at Carreon na madaling araw umatake sa kanilang kampo ang mga magdalo. At bagamat umatake, ay naging malumanay ang ginawi ng Supremo na inutusan pa ang kanyang mga kawal na maging mahinahon at huwag gumanting magpaputok dahil ang mga umaataking iyon ay ating mga kapatid. Ang kahalagahan ng ganitong pataksil na paglusob at ang mahinahong ginawi naman ng Supremo sa gitna ng ganoong karahasan ay dapat itanghal at tasahin ang kabuluhan. Ito ay sa dahilang ang mga maimpluwensyang librong sinulat ni Teodoro Agoncillo sa mga bagay na ito na pinagbatayan ng mga sumunod na historiador at manunulat ay taliwas sa nasabing kaganapan. Gaya nga ng tinalakay sa panghuling bahagi ng episodong The Letters of Bonifacio ng channel na ito, madaming naging mali sa mga salaysay ni Agoncillo at iba pang historiador sa kanilang mga pagsasalaysay. Pero si Agoncillo ay pumalaot pa sa simpleng pagkakamali lamang at gumawa ng lantay na kasinungalingan nang kanyang isinulat sa librong History of the Filipino People
na di umano'y hinikayat ni Aguinaldo na pabalikin ang Supremo Bonifacio sa hanay ng himagsikan at di umano'y nagpadala ito ng isang delegasyon na hihikayat sa Supremo na makipagkaisa sa bagong tatag na pamahalaan. Kung tinutukoy dito ni Agoncillo ay ang delegasyong ito ni na Coronel Pawa at Bonson, malinaw na hindi iyon isang delegasyon na nanghihikayat. Bagkus iyon ay isang delegasyong pataksil at marahas na mandarakip sa Supremo at sa kanyang mga kawal. At ang mahinahong ginawi ng Supremo sa gitna ng marahas na kataksilang iyon ay hindi gawain ng isang taong may pait at puot sa kalooban. Pansinin na inilarawan kasi ni Agoncillo si Bonifacio bilang isang tao na ang puot ay nagpupuyos sa matagal na panahon. O, his anger rankled for so long. Ito ba yung tao na sinubukang payapain ang kanyang mga sundalo at nagsumamo pa sa mga lider at kawal magdalo na pag-usapan nila ang anumang alitan upang barilin lamang at saksakin ang delegasyong iyon na di umano'y manghihikayat? Napakalinaw na ang ganyong pagsusumamo ay hindi kailanman ang gawain ng isang taong may pait at puot sa kanyang kalooban. Ang tanong ngayon ay bakit nagsinungaling ng ganoon si Agoncillo? Bakit niya inilarawan ang Supremo Bonifacio bilang nagpadala sa damdaming mapait at napopuot? Hindi ba niya alam na may salaysay si Carreon at Oriang hinggil sa pagdakip na iyon? O sa unang banda pa, hindi ba niya alam na may mga liham ang Supremo kay Jacinto kung saan isinalaysay niya ng walang emosyon at dire-diretso ang mga naging kaganapan sa Cavite noong mga panahong iyon? Sa kabalintunaan, ang nakapagtataka ay ang naunang libro ni Agoncillong The Revolt of the Masses ay naglalaman ng testimonyang ito ni Carreon bilang Appendix G. Nilalaman din doon ang salaysay ni Orian bilang namang Appendix I. At panghuli, doon din matatagpuan ang isang liham ni Bonifacio kay Jacinto bilang Appendix M. Napakahiwaga kung gayon ang kasong ito ni Teodoro Agoncillo. Alam naman pala niya ang mga salaysay na ito. Nabasa niya at inilagay pa nga niya sa seksyong appendices sa kanyang pinagbubunyin libro. Pero hindi niya ginamit ang nilalaman nitong mistulang kabilang panig o bersyon ng mga kaganapang iyon. Bakit? At ito ay isang scholar na kung saan bumatay ang mga sumunod na historiador at manunulat sa kanilang mga sari-sariling salaysay at sulatin. Ginawaran pa nga ng malaon si Agoncillo bilang pambansang siyentista para sa kasaysayan. Isa itong napakalaking kabalintunaan kung gayon para sa isang sinungaling na intelektual. Para kasi tawagin ng isang intelektual bilang siyentista o paham sa agham, dapat niyang paglimilimian at timbangin ang lahat ng panig bago gumawa ng pagtataasa o konklusyon. Malinaw na hindi tinimbang o winalang halaga ni Agoncillo ang mga pahayag ng mag-asawang Bonifacio at ang salaysay na ito, bagamat maikli,
ni General Francisco Carreon. Sa hinaharap ay titimbangin naman ni Simon Bilibid ang libro ni Agoncillo mismo na The Revolt of the Masses upang ipakita at talakayin ang lahat ng kamalian nito upang mapaglimilimian naman ang kasalukuyan at padating na henerasyon. Alinsunod kasi sa babala ng Supremo na dapat katakutan ninuman ang kasaysayan sa kadahilan ng walang maitatago dito. Malinaw na dapat ngayon na ang pambansang siyentista sa kasaysayan na si Teodoro Agoncillo ay naging kasapakat o naging kasing may sala na rin ng mga katauhang naglibing sa magkapatid na Bonifacio sa malamig, madilim at walang palatandaang puntod nila sa kabundukan ng Maragondon. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po muli sa inyong pakikinig. Mabuhay pa rin po ang kalayaan. Sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, alin pag-ibig ba? Wala nang wala.